Ganong katagal nyo na pinag-aaralan ang federalism? When President Duterte got elected, and nasa persona, he said he will adopt, he will push for the adoption of a federal form of government. Mm-mm. At mukhang seryoso, I said, well, ano nga ba talaga to? Because I also do not understand what federalism was all about. So that was mid-2016. Ang diferensya lang pala ng federal form at unitary na decentralized government na decentralized ay yung constitutional guarantee na nakapaloob sa constitution with regards to how powers are to be divided between the federal government and the regional government. Ibig sabihin sa unitary decentralized gaya natin. Decentralized unitary, ayan ang ating sistema ngayon. Ating sistema. Meron tayong national central government at may local government. Okay. Ang pagkakaiba niya sa federal form is doon sa unitary decentralized gaya natin, yung mga powers ng local governments ay ibinigay sa kanya, dinelegate sa kanya in a sense ng central government at nakapaloob lamang sa isang ordinaryong batas. In our case, it's the local government code. In the case of federal governments, yung powers na binibigay sa regional governments, constitutionally guaranteed. Ibig sabihin, nakasulat sa kanilang konstitusyon. Mm-hmm. At hindi pwedeng bawiin ng central government by itself. Mm-hmm. Kailangan may agreement silang dalawa. Ayun lang pala ang diferensya. Mm-hmm. Maraming pag-aaral na nangyari. Pero pag dadalhin na sa Kongreso, yung mga Kongreso natin, hindi sila inclined to actually act. Sabihin na natin na wala sa interest nila na bigyan ng mas malaking poder yung mga gobernador at city mayors dahil ang perception nila threats to them. If they are the ones who are going to decide what the changes in the Constitution are, kung ang mag-frame nito ay yung ating Kongreso ngayon, walang mangyayari. Ang design na lalabas baka mas masama pa than what we have now or just the same. Ang trabaho namin, magpro-propose lang kami. So pag nag-propose kami ng mga proposal sa pagbabago ng Constitution, hindi kami ang may desisyon kung approve yan o hindi. Hindi kagaya pagbambabatas kami, pag sa legislative, nagpapasa kami ng batas, kami na rin ang mag-a-approve. Pero ito sa Constituent Assembly, proposal lang kami ang mag-a-approve taong bayan sa plebisito. Kaya hindi ko makita kung bakit magiging self-serving yun, hindi naman kami nag-a-approve. A chance to talk with a few governors. Sabi na isang governor, itong mga pinopropose nyo na amendment sa code, maganda yan. Naintindihan ko yan. Pero sasabihin ko na sa'yo, mahirap pumasa yan sa Kongreso. I know because when I was a congressman in my previous life, Sabi niya, ayoko din gawin yan. Pero ngayon, nakaupo ako as a governor, gusto ko siya. Iba na. Yeah, iba na. So sabi niya, mahirap pumasa. Upang maipatupad ang federalismo, higit 1 trilyong piso ang kabuuang gagastusin ng pamahalaan. Ang halagang ito, halos 1/3 ng kasalukuyang budget ng Pilipinas ngayong taon. Napakalaking paasanin di umano, lalo na para sa mga mahihirap na rehiyon. What are the costs of federalization? We looked at the salaries of the governors, vice governors of regional governments and their staff, as well as the operating expense of their offices. Kasi bago yun eh. So ito lang yung aming kinost. Kasi sa tingin, the way we looked at it, so ito medyo conservative na cost. Kasi ito lang yung additional na bureaucratic cost of shifting. Oh. And our estimate, assuming you have 17 regions, ranges from a low of 44 billion per year to a high of 72-90 billion a year. For
government to have more revenue, somebody has to pay. To pay. Whether it's the mahirap, the middle class, or the mayaman, somebody has to pay. You don't think that federalism is the answer to any question? In a sense, yes. Ang tingin ko is, kasi pag pinapakinggan natin kung ano yung sinasabi ng mga proponents ng federalism, sinasabi nila, this will help solve the very unequal distribution of resources, the poverty incidence, bababa, mas uunlad ang ekonomiya, and that it will help solve the Mindanao problem. Okay. Pwede naman talagang maka-improve nung efficiency ng gobyerno, maka-improve sa pagiging mas equal ng mga rehiyon. Pero hindi siya automatic mangyayari just because sinabi mo na federal ka. A lot of the benefits from federalism depends on the design. Paano kayo naghatian ng poder, federal versus regional, as well as paano, ano yung taxing powers na sinabi natin na ito sa federal at ito sa region. This notion na pag nag-federal, mas uunlad ang mga regional governments automatically almost. Hindi. In fact, yun yung risk eh. Baka maging mas malaki yung inequality across regions. Sa bawat probinsya, may pagka-independent na sila sa Imperial Manila. Number one, yung collection ng taxes. Ngayon, national lahat ang kumakolekta eh. Tapos nagre-remit sila ng share ng regions eh, nadidelay pa. Eh ngayon, isa yun eh. Sa aking proposal kasi, automatic yung kinita sa region, i-retain yung 80%, yung 20% i-remit nila, baliktad na. Maganda ang federal form kasi the regional governments will be allowed to retain the income, the taxes that they collect. Okay. But take note, yung ability ng bawat regional government to collect taxes depends kung ano yung nandun sa lugar nila, sa ekonomiya ng lugar nila. Eh kung maliit yung ekonomiya nila, sabihin natin Caraga, or Zamboanga Peninsula, maliit lang siya. Mahirap yung lugar. May pinakamataas na poverty incidence, one of which is Zamboanga Peninsula. Ano ang makukolekta niyang buwis? Kahit ba i-retain niya lahat yun, ano lang makukolekta niya? Of course, kung ikaw ay nasa Metro Manila, medyo okay kayo. Kasi malaki yung ekonomiya nyo, malaki yung kakayahan ng inyong mga mamamayan magbayad ng buwis. So it's not as if pag sinabi natin, maiiwan sa kanila yung pera nila. Malaki talaga yon. Ito, nangyayari to kahit sa ibang bansa. Okay. Germany, for instance. Sa kanila, ang sistema is yung mayayaman na regions or states, nagko-contribute ng pera to a pool, at yun ay pinamumudmod sa mahihirap. Ayun. Ayun ang equalization fund. Yun ang equalization. Nila. Sa atin, hindi ako sure. Yung kultura kasi natin, hindi ganun kalakas yung sense natin, yung values that we give to solidarity. Hindi ba sinasabi ng mga experts that our provincial loyalties, our regional loyalties, are stronger than our national loyalties? May nagsasabi din ng ganun. You know, and that will be a problem. You know, Ilocos will be for Ilocano and Visayas will be for the Visayans, and they will want, nobody will want to contribute to the pool. Ganun ba yun? Parang mas hihina pa nga yung regional government than our local governments now. Well, kasi mas malabo yung hatian ng functions. Mas malinaw pa yung dito sa local government code. So parang sino ba ang accountable? And then in terms of taxation, parang, although pagbiglang tingin mo, ay, napakalakas, they can tax everything. Regional governments daw will have the power to create, to tax any tax base. Magkikreate yun ng problema eh. Kasi, if they indeed will be given that power without saying na yung
national eh hindi na magta-tax ng certain things, they will be stepping on each other at ang kawawa yung tao sa baba na magbabayad ng mas maraming buwis or yung mga business sector magkakaroon ng double taxation, in other words. Pag hindi, dadami yung disagreements that will end up in court.